Bogie, kahit saan station siya pumunta, maganda, hindi ko lang masabi kung paano, no? Pero kung sa Channel 5, well, nakakaungos na rin konti-konti ang Channel 5 as against Channel 7. Doon sa position ni Ogie, Huwag muna siya lumipat sa Channel 5. Ay, nakapirma na! Merong something. Yun nga, anong nararamdaman nyo? Inihihilahin ba si Ogie pababa or hindi? Mahihila siya pababa. Kasi parang untimely, lumalabas na ganun. May prediction nga si Joey, sabi niya, pag lumipat ka daw doon sa Channel 5, para ka daw nasa Kumunoy. As of now. Oo. Kasi hindi pa naman nila napoprove talaga na kaya nila mag-maintain ng star or magpasikat ng star. Mm-hmm. Diba? Wala pa silang napoprove na ganun. Dahil lalaking star na lumipat sa kanila eh. Tsaka parang, Ramsey, diba? Tsaka parang nabibigyan din ng, ano, ng attention ngayon ng Channel 5 more on news and current affairs, no? Diba? Oo. Diba? Pero wala pa rin talaga sila sumisikat na star or na-maintain. It's because yung lawak ng marketing nila parang hindi pa naman ganun kalawak talaga. Pwede. Sa so, province, walang fight. Mahina ang signal, no? That's another thing. Pero ang pinaka, ano, ang major talaga dyan, factor na kinoconsider, ang investment na, time investment sa tao. Mm-hmm. Ang Channel 2 kasi at ang Channel 7, pag nagmumura ako, umaalis sila. Tatlo pala nag-aalaga sa'yo. Mm-hmm. Kaya pala minsan nakikita ko, binubuhat ka, lumulutang-lutang ka, di ka nag- Lumalo ka! May bago ba ng career? Ano yung Joey, Irish, alam ko kasi kung halimbawa yung tao na to, kung medyo binubola ako, nararamdaman ko po, na may gagawang hindi maganda sa akin, lumalayo ako, lumalayo. Tutulang ka nung isa eh. Oo. Ang nanululuto yung babae. Tutulang ka nung babae. Ay, ganyan ano ba alaga niya? Tao? Duwende. Ah, duwende. Smurfs ang alaga niya? Mga Smurfs. Matagal na sa akin may nagsabi talaga na may alaga ako. Kaya alam mo. Mababait sila. Mababait sila. Sila yung mga white, hindi sila yung mga dark. Puro ganon. White sila, oo. O pakainin mo raw, sabi ni, ano? Hindi, minsan nga nagtataka po ako, ba't ganon? Minsan may pagkain ako, bilang gumagalaw yung mga pagkain ko. Pag ako yung nasa room. Sanay ka na rin. Sanay na ako. Nakahiga ka, natutulog din sa tabi mo. Ganun? Yaya pa. Paano kung may ka-partner siya, kasama siya? Wala. Joel, may taga-panood. Ah, may scorer. Umaalis sila, oo. Ay, ganun. Parang kailangan mo lang mamili, sila o yung ka-partner mo. Ay, hindi naman. Siyempre, sila yung ano, yung sila gumagabay din sa akin eh. Actually, ako, sinasabi ko nga, ako talagang devotee ako ng Mother of Perpetual Health. Kaya everyone is talaga nasa maklaran ako. At saka hiningin ko ng ano, lahat ng mga taong nagkasala sa akin, sabi ko, bigyan niyo ako na mapatawad ko sila. Ganun. Ay, mas blessed naman yung ganun na ako, diba? Saka dapat tutulong mo rin minsan, diba? Yung mga ganun. Yun. O ba tayo tumahin? Ayan, diba? Kasi ano, 6.54 na. Tanong mo naman kay Sir Tony kung ano yung mga prediction niya ayun sa showbiz. Yan. Kasi yung mga artista para malaman natin. Baka nakakatakot, may mamamatay. Ay, hindi, tanongin natin sa kanya. Tanongin natin sa kanya at pag-usapan natin. Well, sa mga mamamatay, eh, lahat naman tayo mamamatay eh. Sino mauuna? Yun ang tanong. Anong gusto niyong ibigay ko? Yung generically, yung ano, no, isa-isay natin. Isa-isay natin. Ano-ano mga dapat, sino dapat mag-ingat, ganyan. Sino? Ay, prominent ko lang po. Ah, sige. Una kay, ano, Angel Luxin, yan. Angel Luxin, kasi sabi, mag-aasawa na ba? Hindi pa mag-aasawa eh. Hindi pa siya mag-aasawa. Hindi pa. Matatagalan pa. Yung isa pa may issue kay Juday, tanong natin kay Kuya Tony kung ano. Si Juday Santos. Judy Ann Santos. Si Judy Ann Santos was born Earth Horse siya. Ang Earth Horse ngayong taon na to, may sickness star. Mag-iingat lang siya sa sakit. Mag-iingatan niya. Si Ogie naman, meron yung parang battleground na yung merong chismis star eh. Merong chismis star, kaya ingatan niya yung mga sursur sa labas. Ganyan. Kung, bagay, sabi niyo, nakalipat na siya sa Channel 5. Pirma na siya. Eh, paano yun? Nandun na siya eh. Sabi ko nga, bread tripping, mukhang totoo yata ang sinasabi ko, di ba, Sir Tony? Baka siguro pwede naman i-neutralize. Maayos naman ni Judy Ann Santos, whatever the conflict is. Anong conflict? Sa kanya lang marital affair ba yan o ano? Hindi, sa marital affair. Yung sickness. Oh, hindi, yung nangyayari sa... sa teleserye. Oo. Oh.
yung conflict na yun, okay, maayos niya din. Oo. At meron siyang isang project na hindi pa nilo-launch o gagawin niya, pero ito ay isang international film. Meron siyang international film. Hindi ko lang alam kung saan yun. Pwedeng Asia or isang... Maganda yan. Maganda. Maganda actually. Maganda yung sitwasyon niya na ganito-ganito. Kaya lang yung ito, itong marahan na ito kasi negative to eh. Yung nako, magsisintir siya, magagalit siya. Ano yan, yun yung emotion. Tama ka, tasa yan. Oo. Tasa talaga. Kainan ng kanin. Oo. Negative pala yan. Negative yan. Pero maraming datong, ha? Maraming pera. Maraming yan. Matasang yan. Negative pala yan. Oo. Maraming marami naman talagang datong si Judian. Negative siya. Analysis dun sa pangyayari ng buhay niya this time. Eh, ano pa naman siya eh. Basta ang ingatan lang niya yung kalusugan niya. Ano po ito mga star na ito ng sa babae? Ang ibig sabihin nito, matatapos niya kung ano man yung project na yon. Ito ay isang international film, kukunin siya nung international company na yon, i-shoot nila yon abroad, pagka-shoot yon, pwedeng palabasin sa Pilipinas. Ganun. Eh si ano po, si Ate V. Vilma Santos. Kasi ang tawag namin sa feng shui, si Vilma ay Tai Sui. Yung Tai Sui, ibig sabihin Tai, yung enerhiya tahimik. Hindi pa siya, oo. Pero pagpasok ng Year of the Horse. Kailan po yun, next year? January 31 ng Horse, ng 2014. Arangkada ulit si Ate. Arangkada siya. Sa tingin nyo ba magiging, nasa star ba ni Ate B ang maging presidente siya ng Pilipinas? Wala. Ay, wala. Senator. Pwedeng senador, pwedeng... Pwedeng pa rin, ano? Pwede rin siya sa pinaka-vice-presidente. Yun na. Okay. Pero sa presidente, hindi niya nakikita. Hindi niya nakukuha yun. Si Ai-Ai. Ai-Ai dala sa alas kasi mayroong ang dragon eh. Dragon siya. Wood dragon siya. Ano yung sabihin nun? Matapang? Marami siyang... Ano yun yung tawag doon? Yung conflict with the feelings. Merong conflict with the feelings. Nagustuhan niya, kailangan magtanong siya ng isang honest opinion. Nagustuhan niya isang tao, tanungin niya muna eh. Teka muna, baka sumabit ka dyan. Correct. O last na lang, isa pa, isang personalidad. Bago tayo magsara, magpaalam. Interesting na yan. Si Chito Miranda. Oh, ayan. Ay, okay. Alam mo ba yung... Going back to kailangan anhin niya muna yung dun sa lalaki. Kasi mukhang hindi magiging maayos yung kalalabasan nung... Mukhang hindi maayos yung kalalabasan nung... Yung kaso. Oo. Yung sa kanyang lalaki. Hindi pa. May kaso pa. Si Chito Miranda raw, last na yon. Dahil si Chito Miranda ng parokya ni Edgar may sex video. Ano daw ang tanong? Ano tanong mo kay Chito? You tayo. Hindi ko napanood. Hindi. Sa tingin niyo po ba meron pa siyang susunod na gagawing sex video? Hindi naman siya nag-upload noon ah. Meron namang iba Ito ang gusto kong tanong kay Chito. Sa tingin niyo ba ginagawain niya yun noon pa sa kanyang mga ex-girlfriend? Pakiramdam niyo. Hindi. Ang sagot ko doon, hindi. So hindi malamang hindi niya ginawa. Malamang to eh, naging biktima lang eh. Safe ka. Pinaglaruan siya. Safe ka. Maapektuhan po ba yung bandang parokya ni Edgar sa ginawa ni Chito? Hindi rin. Hindi rin. Kasi ang mga, lalo na ang mga Pilipino, merong tinatawag na sense of machismo, no? Kung siya ang na-scandalo, well, hindi naman talaga. Oh, very interesting itong talakayan natin. Kailangan na natin magpaalam. Balik na. O, sige, magpaalam tayo isang mabilis. Because the time is 7 o'clock na. Muli kami nagpapaalam sa inyo. Ito po si Erich Bekelu. Diyos maray na hapon. Hello to Prince Justin Chuto. Hello. Bigla sumisigit. Hindi malabumate. Wala biglang ganun, no? Sa inyong lahat. Ano, saan mga konda kulit? Isang mabilis din. O, banggitin mo? Or si Sir Tony na? Ano? Banggitin natin yung number 0919-894-0232. Okay. Dito sa Caloocan. Ayan. Hanggang bukas po, no? Magsama-sama tayo muli dito, 5:30 to 7. Dito po sa GZMI, ang pasabog ni Papa G kasama si Marikay.